So ayan. So nakakagulantang na balita itong nangyari kay Mr. Queen LC Lloyd Cadena na kinumpirma ng kanyang pamilya na siya ay isang positive sa COVID-19 dahil ito ay na-confine noong September 1, 2020, kung saan hindi nga natin alam kung ano nga ba naging sanhi bakit nagkaroon ng COVID positive itong si Lloyd Cadena. Pagkos dahil na lamang sa hindi inaasahan ng marami na sobrang nakakagulantang na balita ang pagpanaw ng isang Queen LC or vlogger, influencer ng YouTube na talagang lahat ng mga netizen, social media influencer, mga kaibigan niya na celebrity at mga artista at malapit na pamilya sa kanyang buhay na ito yung titigil sa mundo ng isang napaka-kuwela at napaka-joker na mismo si Lloyd Cadena na madadapuan siya ng isang virus na kumikitil ng maraming buhay ng kababayan natin Pilipino at sa isang pampanit ng mundo. So marahil, marami sa inyong nagulanta kasi simula nung namatay si Mr. Eman ni Mides noong August 16, 2020 dahil sa sakit na leukemia at sa blood circulation, lalo na pagkakaroon ng pagkapalya ng kanyang kidney. So hindi natin ine-expect itong mangyayari na to sa buhay ng mga bigatin or mga famous na kilala natin bilang isang vlogger at isang YouTuber. Kahit ako man ay na lulungkot sa pagpanaw ni Mr. Lloyd Cadena dahil sa nangyari na ang isang Queen LC na nagbibigay ng kwela, bibigay ng saya sa maraming manonood, sa maraming taga-subaybay niya ay nalungkot, nalumbay at na-shock dahil sa nangyaring ito. Kahit ako, isang vlogger din ako, pero hindi pa ganun bihasa sa mga editing, sa mga video editing, kung paano. Kasi si Lloyd, siya yung mismong nagtaas ng mga YouTuber at nakaka-inspire kay Mr. Lloyd Cadena yung nangyari. So guys, this is Eloy Albizo ay nakikiramay sa pagpanaw ng ating veterano, legend sa YouTuber or social media influencer bilang vlogger na si Lloyd Cadena. So nakakalungkot dahil sa pag-atake ng COVID-19 ay naging sanhi din ang pagkakaroon ng heart attack dahil ang COVID-19 virus ay inaatake nito ang immune system, lalo na ang heart natin, or pagkakaroon ng failure sa puso dahil ang virus ay pag inatake ang immune system nito, lahat na pwede nitong sirain. Kaya marami ang mga tao taga-subaybay, marami mga nalulungkot, lalo ng pamilya ni Lloyd Cadena sa nangyari. So simula nung napanood natin siya sa programa ng KMGS, so Kapuso Mo, Jessica Soho, at saan pang mga social media sites at saan pa sa mga larangan ng ating mga TV or media or news, marami talaga nagulantang. Lalo na ang isang veteranong singer na si Mariah Carey na ay naghatid din ng pakikiramay sa isang legend na YouTuber or social media influencer na si Lloyd Cadena. Dahil si Lloyd Cadena ay kahanga-hanga din dahil idol na idol ni Lloyd Cadena itong si Mariah Carey. Kaso nga lang, sabi nga diba, ang buhay ay hiram lamang. Kung ang mission mo ay hanggang dun lang, wala na tayong magagawa, kundi pagpasalamat na lang natin sa Diyos na naibahagi natin sa marami natin taga-subaybay ang ating pangako, ang pagiging masayahin, pagiging matulungin sa kapwa, ang pagiging responsable, pagiging humble, at pagiging mabait natin sa kapwa. So, hindi natin hawak ang ating buhay. Kasi sabi nga, di ba,
ang Diyos lang ang nakakasabi kung hanggang saan tayo dadaloy, kung hanggang saan ang buhay natin. Kaya isipin natin, guys, no? Kahit sabihin na natin na malakas tayo, strong tayo, pero hindi natin alam kung hanggang saan itatagal ang buhay natin. Bagkus, ang buhay natin ay ram lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Siya ang nakakaalam kung hanggang saan pa ang mission mo dito sa mundo. So this is Eloy Albizu, hanggang dito.